Marami ako nakikita na hindi sang-ayon sa kinalabasan ng MVP na kakatapos lang ng Olympics. So, para sa mga di nakakaalam no, nakuha nga ng USA ang panalo laban sa koponen ng France na pinapangunahan nila Wembanyama, Rudy Gobert at ng iba pa. So, nalumabas nga ang resulta at si LeBron ang tinawag o tinanghal bilang MVP. Pero maraming hindi sang-ayon, nakikita natin na sa SOCMED, mapa-comment section man yan. Di ko alam mga idol no, kung bakit hindi sila sang-ayon na si LeBron yung tinanghal bilang MVP. Merong nagsasabi na dapat daw si Steph Curry yun. Kung akong tatanungin, okay na might sino ang manalo bilang MVP. Pero deserve talaga ni LeBron yun, base rin sa sarili kong opinion. Kaya kung hindi tayo parehas, ayos lang yun. Kasi may kanya-kanya naman tayong opinion. So, bakit ko nga ba nasabi na si LeBron dapat ang MVP? Una sa lahat mga idol, sobrang consistent kasi talaga ni LeBron. Simula ng unang laro hanggang sa pang-anim o huling laro nila. Samantalang si Stephen Curry naman pumutok siya ng 3 or 2 games ata, kung di ako nagkakamali, na kung saan siya yung naging leading scorer ng kanilang koponen. Kaya maraming sasabi na dapat daw si Steph ang naging MVP. Pero yun nga mga idol, no, sinasabi ko sa inyo na hindi lang naman po yan nakabase sa 2 to 3 games. Bali, ang pagiging isang MVP po is tinitingnan nila simula una hanggang huli ng laro. Kaya naman kung isa ka sa mga nagsasabi na si Steph ang MVP, dapat alamin mo rin siguro muna kung ano nga ba ang basihan ng pagiging isang MVP. Si LeBron kasi hindi man ganun kataas yung scoring niya, consistent naman siya simula unang laro hanggang sa pinakahudulog ng laban nila. Imagine almost triple-double nga yung stats ni LeBron kung titignan mo dyan mga idol. Tsaka naniniwala rin kasi ako sa kasabihan na stats don't lie. Ewan ko kung sasakayon ka sa akin, pero tignan mo yung stats ni LeBron. Kung isa ka sa mga hater niya at nagsasabi na hindi dapat si LeBron yung nanalo bilang MVP, nagkakamali ka dyan. Kaya naman, mas maganda pa siguro kung titignan mo na rin. Pero kadalasan naman, kaya may mga nagsasabi na hindi dapat si LeBron yung nanalo bilang MVP, ay dahil isa sila sa mga masasabi natin haters ni LeBron. Bakit ka mo? Ayaw nilang nakikita na nananalo si LeBron sa bawat laban. Ayaw nilang may na-achieve si LeBron na hindi dapat ito ma-achieve. Kumbaga, ayaw nilang umangat si LeBron. Kasi ikaw ba naman simula pagkapasok mo sa NBA, isa ka na sa kinikilala, pinakamahusay na manlalaro ng NBA, diba? Tapos hanggang ngayon sa edad na 39 at almost 40 na mga idol, no? Pero patuloy pa rin sa tawag dito, patuloy pa rin sa pagpapakita na kaya niyang gawin sa loob ng court. Kung ako ang tatanungin, para sa akin, wala nang dapat pagpatunayan sa The King. Kasi sobrang solid talaga mga idol. Simula nung napanood ko siya sa NBA, hanggang ngayon, andun pa rin talaga yung pagiging consistent, efficient, grabe. Hindi nawawala yung pagiging isang playmaker, kayang-kayang umscore kapag ka gusto. Nabawasan lang talaga yung pagiging athletic niya o yung athleticism. Pero overall, sobrang goods pa rin talaga ng galawa ni The King. Sa inyo mga idol, para sa mga nagsasabi na hindi dapat si LeBron naging MVP, well, tignan nyo na lang yung stats mga idol. Sabi nga nila, stats don't lie. Hilig ka ba sa online betting? Kung oo, tiyak na magugustuhan mo to. Pinapakilala ko nga pala ang 1xBet. Mas gawing exciting ang panonood ng NBA. Pag tama ang hula mo, mananalo ka. Mag-register ka lang dyan sa may link na nasa comment section at ilagay ang promo code na KJ24. Bali sa first deposit mo, may chance ka pang manalo ng up to 12,000 bonus. Kaya mag-register ka na at makapaglaro. Pero tandaan, bet responsibly.